welcome back or welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pala, it's me, Sweet Joyce. Natin ang 10 biggest mistake ng mga YouTuber ngayong 2020. If you want to be serious on YouTube, please watch this video. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ma-improve ang mga YouTube channel nyo at paano mag-grow ang viewers at subscribers nyo, hindi yung kung mga ano-anong ginagawa natin na illegal. Bago tayo mag-umpisa, may babasahin muna akong comment galing siya kay Filipino Wife Abroad. Sabi niya sa akin, "You are very knowledgeable with what's going on YT. That's a great characteristic of being content creator. I admire your passion. People are lucky to watch this video so that they will be informed about the questionable event on YT. Good luck and I hope to see more of videos like this here. You are really sweet, Joyce." Ay, nakaka-inspire naman magbasa ng mga comment ng ganito. Lalo akong ginaganahan mag-vlog. Thank you, ma'am. Na-appreciate po kita. So, let's go back to our topic. Kasi guys, nagawa ko na din ito lahat before. Ayoko na din ma-experience nyo kasi nakaka-apekto siya sa pag-growth ng ating channel. Nanonood din ako sa mga small YouTuber na kakasimula pa lang. So today, I will share 10 biggest mistake of YouTuber. At ito yung mga mistake na hindi nyo napapansin na nakaka-apekto na pala sa YouTube channel growth nyo. Mistake number 1. Portrait mag-vlog. Ganito guys ang makikita pag naka-portrait, may dalawang maitim na makikita sa mga kabilang gilid. Hindi siya magandang tingnan. Kailangan guys ganito, naka-landscape siya. O di ba guys maganda? Walang maitim sa magkabilang gilid. May mga nakikita ko na ganito mag-vlog. Kung maaari po sana, huwag tayo mag-video ng naka-portrait, naka-landscape po sana. Tuturuan ko kayo guys ng tamang pag-video sa cellphone. Kailangan guys, ganito siya. Nakapahiga po ang ating cellphone. Ganito po. Mistake number 2. Gumagamit tayo ng mga copyright music. Yung ibang mga small YouTuber, nagkaka-strike sila or nakaka-copyright strike sila dahil gumagamit sila ng mga sikat na music o mga bagong kanta. Sa YouTube po, hindi pwedeng tayo yung namimili ng kanta. Kasi po, pwede po tayo mag-copyright strike. At pag nagkaroon po tayo ng tatlong copyright strike, pwede pong ma-terminate ang ating YouTube channel. Maaaring hindi mo na magamit o hindi ka na makapag-post ng video. Meron naman po mga music o kanta na hindi po tayo makaka-copyright. Ilalagay ko na lang po sa description, tingnan nyo na lang po yung mga link at website nila. Mistake number 3. Maraming dead air. Hey guys! Welcome back to my channel! Ano? Ano ba yun? Umutang ko na. Ngayon, ang vlog ko ay... Ala! Mali-mali! Isa sa mga dahilan guys kung bakit hindi nila tinatapos ang ating mga video kasi guys maraming mga dead air o mahabang video na hindi natin natatanggal sa editing. Mistake number 4. Magulong audio at music. At sobrang hina ng music at salita. Meron po akong napapanood na mga ganito na mahina na yung boses nila at napakalakas naman ng music background nila. Syempre po, yung mga manunood, maboboard po yun. So, kailangan po, pag nagbablog tayo, may energy tayo, malakas yung boses natin, para yung nanunood sa atin, ganahan sila. Meron naman ibang YouTuber na yung outro at intro nila sobrang lakas o nakakagulat kapag naka-airphone ka. Ano ba ito? Lakas naman ang intro niya. Nakakagulat naman. Mistake number 5. Laging nakatingin sa screen. Hey guys! Kumusta kayo? Mabuti naman ako. Ano, paano ba ito? Saan ako titingin? Hala, nalilito na naman ako. Hala! May mga small YouTuber na hindi sila nakatingin sa lens o hindi pa sila sanay tumingin sa lens. Mag-practice po tayo mag-video ng nakatingin sa lens.
Ako po dati hindi po ako marunong kung saan pa ako tumitingin. Hindi ko po alam kung sinong kinakausap ko dyan, nahihiya po ako makipag-usap sa camera. Pero po dahil sa pagpapractice ko, practice and practice, ngayon po meron na akong self-confidence makipag-usap sa camera at caring-caring ko na. Maganda po kasi nakatingin tayo sa lens kasi po parang nakikipag eye-to-eye contact tayo sa kausap natin. At tandaan po natin, a good eye contact makes communication better. Mistake number 6, walang laman ang channel. Ibig sabihin ko po, kung nag-YouTube ka o isa kang vlogger, kailangan po lagyan nyo ng maayos na profile picture ang inyong channel para po maayos tingnan at professional. Kasi po, kung nagma-vlog ka tapos ganito yung profile picture mo, hindi po nakaka-attract ng attention sa audience mo. Huwag po sana tayong tamarin sa paglalagay ng profile picture at banner sa ating mga YouTube channel. Katulad po nitong YouTube channel ko, meron pa akong maayos na profile picture at banner. At higit sa lahat, makukulay na thumbnail. Mistake number 7. Ginagaya yung idol. Mas maganda po na magiging inspirasyon lang natin sila. Mas maganda na ipapakita natin yung pagiging tayo. Mas original, mas okay. Promise po. Mistake number 8. Not enough lighting sa video. So ganito guys ang itsura kapag walang lightening. Sobrang dilim at hindi klarado ang video. Hey guys! Are you there? Hello? Everywhere? Kung gagawa kayo ng video guys, kailangan ganito. Kailangan malinaw, klarado, at nakikita yung nagsasalita. Mistake number 9. Hindi sapat at maayos ang pagkagawa ng thumbnail. Lagi ko pong sinasabi na maglampo tayo ng sapat na oras sa paggawa ng thumbnail. Kasi po ito yung pinakang first impression ng ating mga video. Gusto mong malaman kung paano yung tamang paggawa ng thumbnail? Panoorin mo tong video ko. So guys, ito yung dati kong mga thumbnail. Hindi siya ka-attract-attract at kapindot-pindot. Ngayon guys, ito na ang aking mga thumbnail. Makukulay, simple lang at makaka-attract ng audience. Mistake number 10. Walang script guide. Ako guys, pag nagbablog ako, nagsisearch ako ng mga importanteng bagay. Lagi po akong may notebook. Kasi po, sinusulat ko dito yung mga ipapaliwanag ko sa inyo, lalo na po mga advice video, informative video, kailangan po may script po tayo nun. Huwag tayo guys, mahiya magsulat sa papel kung para naman sa audience natin. Mas maganda guys nang naisusulat para na ipapaliwanag natin ng maayos. Yun lamang po muna ang 10 biggest mistake na kailangan natin baguhin para mabilis ang pag-growth ng ating YouTube channel. Ngayon, magtatanong ako sa inyo, ano ba ang mga nagawa niyong mistake bilang isang YouTuber? Comment below. Abangan niyo pa guys ang mga next vlog ko. Magbibigay ako sa inyo ng tips, advice, at knowledge. Kasama niyo ako sa pag-angat ng bawat isa. Ngayon, it's shoutout portion! Shoutout kay Myhus Vlog. Ito guys ang kanyang YouTube channel. Huwag natin kalimutan, suportahan, isubscribe ang kanyang YouTube channel. Shoutout kay Len Bulawitan. Ito guys ang kanyang YouTube channel. Huwag natin kalimutan, suportahan, isubscribe ang kanyang YouTube channel. Shoutout kay GLP Taglish channel. Ito guys ang kanyang YouTube channel. Huwag natin kalimutan, suportahan, isubscribe ang kanyang YouTube channel. Shoutout kay Kapre Diligaspi. Ito guys ang kanyang YouTube channel. Huwag natin kalimutan, suportahan, isubscribe ang kanyang YouTube channel. Shoutout kay Oman Travels. Ito guys ang kanyang YouTube channel. Huwag natin kalimutan, suportahan, isubscribe ang kanyang YouTube channel. Shoutout kay iCusina Baking and Cooking. Ito guys ang kanyang YouTube channel. Huwag natin kalimutan, suportahan, isubscribe ang kanyang YouTube channel. Gusto ko din pasalamatan si Mary Ann May Pascual. Magaling siya guys magbigay ng suporta. Pinanood niya lahat ng video ko sa aking YouTube channel. Huwag natin siya guys kalimutan kaibiganin, suportahan, isubscribe ang kanyang YouTube channel. Sa mga manunod ng video ko, mag-comment lang kayo kada video para malaman ko at maisama ko kayo sa next vlog ko. Congratulations sa mga shoutout ko ngayon. Huwag nyo din ako kalimutan, i-shoutout, i-update nyo lang ako, papanoorin ko ng maayos. Nandito lang ako guys, nakasuporta sa inyo. Walang iwanan hanggang sa pag-angat ng bawat isa.
Nagbabasa din ako ng mga comments nyo guys sa akin. Ito guys, galing kay Cora Bucalon, sabi niya sa akin. Hello, Pretty Joyce. Salamat sa information. May natutunan ako. Dalawang linggo din ako nawala. Very informative, sis Pretty. Thank you po and God bless. Salamat po, na-appreciate kita. Ito naman, galing kay Mayo Sampo, sabi niya sa akin. Thank you so much, partner. Totoo yan, dami ngayon hindi totoo. Kaya please be loyal tayong lahat. Walang lukuhan, magtulungan naman tayo ng tama. Keep it up, friend. More videos to upload. Thank you, Mayho. Na-appreciate kita. Ito naman, galing kay Mary Ann May Pascual, sabi niya sa akin, a blessed hello, Sissy dear. And I wanna express, thank you so much. You are always beautiful, kind-hearted person. And feeling lucky ako na isa ako sa mga isinout-out mo, dear. And I'm feeling great. Salamat talaga. I've been watch this video and again. Haha. Lalabs, may God bless you more. My dear, I've learned again sa tulong mo. Thank you, na-appreciate kita. Ito naman, galing kay GLP Taglish Channel, sabi niya sa akin, thank you for the sharing these tips. Na-educate po kami at aware na din kami ngayon. Maraming salamat, Miss Gorgeous. Thank you, GLP Taglish Channel, sa comment mo. Na-appreciate po kita. Maraming maraming salamat guys sa mga comment nyo, sa mga kind words nyo sa akin. Hindi ko man agad-agad nababasa, taus-puso ako nagpapasalamat sa inyo. Nire-recommended ko din sa inyo guys sa panoorin nyo ang aking mga videos sa aking YouTube channel. Marami kayong matututunan at 4K na lahat sila. Thank you so much guys for watching my video. At kung nagustuhan mo naman, subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-click lang ang bell para ma-update ka sa susunod kong video.